Chris Paul, mga idol, may injury pala. Yan nga ang balita about sa kanya matapos ng kanilang Game 7 loss. Meron nga daw siyang quad injury na nagresulta ng pag-iika-ika niya palabas ng arena. Pero mga idol, hindi naniniwala ang mga NBA fans. Excuse nga lang daw ito ni CP3 sa kanyang naging bad performance ngayong Game 7. At alam nyo ba mga idol, pinridik nga din ito ni Patrick Beverly na meron nga daw mag-fake ng injury as an excuse. Sabi niya sa kanyang tweet, "Let's see who pulls the fake hurt move down the dub." At ilang minuto matapos matalo na itong Phoenix Suns ay itong si Chris Paul na ibalita na meron nga daw injury. Kaya nga mga idol, hindi naniniwala ang mga NBA fans sa quad injury na ito ni CP3. Pero kayo mga idol, ano bang masasabi nyo? Excuse lang ba ito ni Chris Paul or totoo ito? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion. At isa pang update at balita kay CP3. Sabi niya nga mga idol sa kanyang interview, wala pa siyang balak na magretiro. Sabi niya, "I will be right back here next year. I'm not retiring." At sure naman yan mga idol dahil meron pang 3 years left itong si CP3 sa kanyang kontrata. At sa ating next balita ay pag-uusapan naman natin ang naging prediksyon neto ni Draymond Green bago pa mag-umpisa ang series netong Phoenix Suns at Dallas Mavericks. Pinredik ni Draymond Green na mananalo daw sa Game 1 ang Phoenix Suns. Pero overall sa series, sinabi niya sila Luka Doncic at Dallas Mavericks nga daw ang magwawagi sa matchup na ito. Hirap na hirap pa nga siya sa pagpepredik mga idol, pero at the end, pinili niya itong sila Luka at ang Dallas dahil kakaiba nga daw itong team na ito. At sa ating next balita na may pag-uusapan natin si LeBron James mga idol at ang kanyang ginawa sa Eastern Conference. Matapos nga na matalo nila Giannis Antetokounmpo at ng Milwaukee Bucks sa Game 7 sa bahay ng Boston, alam nyo ba na itong si LeBron James lamang ang kaisa-isang NBA player na nanalo ng Game 7 sa bahay nga ng Celtics? No other player in NBA history mga idol ang nanalo ng Game 7 sa home court nga nitong Celtics. At ginawa nga yan ni LeBron James mga idol noong taong 2018 kung saan nag-advance nga sila sa finals. At isa pa ngang storya about kay LeBron James mga idol, matapos na malaglag neto nila Kevin Durant ni Giannis Antetokounmpo, sinabi nga ng isang NBA fan na pinagmukhang madali nga daw ni LeBron James mga idol ang 8th straight Eastern Conference Championship. Samantalang itong si Giannis noong taong 2017 natalo sa first round, 2018 natalo sa first round, 2019 natalo sa Eastern Conference, 2020 natalo sa second round, 2021 finally naging champion na at 2022 after noon natalo sila sa second round. Itong 6-year playoff run nga nito nila Giannis Antetokounmpo at ng Milwaukee Bucks mga idol ay nagpapatunay kung gaano nga kalakas itong si LeBron dahil 8 sunod na Eastern Conference Championship lang naman ang kanyang ginawa. Pero kayo mga idol, sumasang-ayon ba kayo sa isang NBA fan na to na pinagmukha daw madali ni LeBron James na pumunta sa NBA Finals every single year? Samantalang ang kanyang mga kapwa superstar daw ay hirap na hirap lumabas ng kanilang mga konferensya. Komento nyo lamang mga idol kung ano bang opinion nyo dito. At yan ang nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Bye!